Good morning guys, ito nandito ako ngayon sa site para kumuha ng update. Ano na ba nangyari dito sa pinagagawa namin extension house? So guys, ito check natin para malaman natin kung ano na ba ang ginagawa natin dito. So ayun guys, kita nyo ingay ni Lala. Yan guys, halos okay na yung mga flooring natin. Ayan. May mga grout na. So check natin. Tapos itong ating minibar nagawa na rin. So, nag-grout na rin yung iba. So, may portion na lang na ika-grout dito. Pati itong walling na tiles, nakabit na guys. Oh. Ang ganda. Oh. So, nandito. At ang importante guys dito, yung aming na-unbox na tabako ay nakabit na rin. So, guys, ayan. Oh. Ayan ang installation niya. Tapos yung ilalim na minibar tinatayos na ni Kuya Lil. Ayan, magsusukat siya ng tiles para makat. So itong portion naman na ito guys, itong naiiwan dito at hindi na siya itatiles kundi kukuan na ito, palitada, finish para diyan kasi nakalagay guys yung ating gas range na nabili ng anak ko. So, pagdating naman dito guys sa lababo niya, kita nyo guys, ang ganda o. Ganda o. Yun o. Meron siyang drain. Diba, nag-ugas kayo, lagay nyo lang dito. Bago nyo siguro ilagay sa lagayan ng pinggan, tuyo na siya. So dito pa lang natutuyo na kasi meron siyang ano, tawag nito yung stainless na paglalagyan para ma-drain yung mga tubig. So guys, tingnan natin, buksan natin kung paano to. Yun guys, oh. Tapos ito, mahuhugot yan guys, oh. Pwede maglinis yan, oh. So, ang galing. Tapos ito guys, may bago, oh. Ito. Ito guys, oh. Ay, paano ba ito? Dito ata. Yun, oh. Parang shower guys, diba? Ganda oh, oh. Bigaling ah. Ayun. Tapos ito. Ayan. Bigaling. Ano pa ba? Sa mga ilaw natin, halos kompleto na. Ayan. Nalagay na namin lahat guys yung corner lights dito. Tapos yung drop lights natin para sa minibar nakabit pa rin. So yun, check natin. Ayan guys yung ilaw niya. So i-test natin kung ano itsura ng ilaw. Punta tayo dito sa may switch. Ito yung switch niya. So ito yung ilaw sa center. Ay, sa drop lights. Ayan guys, oh. Ayan, drop lights. So, yan lang yung napiling taas. Kasi pwede naman ibaba yan. Na-adjust yan. Kasi may kadena yan guys. Napuputulan. So pwede tayo magdagdag yan.
case na gusto mo pang babaan. Ayan, tapos ito naman yung center light. Ayan, tricolor yan guys. Ay, may iba ng kulay. Parang buwan, no? Ito yung cool. Ah, ito pala ang cool. Ito ang warm. Ito yung daylight. So, tapos, ito naman guys yung ilaw natin sa corner. Ayan, napakaganda. So, ayan. Ayan yung isa, ito yung isa. Ayan, mas maganda nga merong pan dito. Nakikita nyo guys yung itas niya. Ayan, pwede lagyan nyo guys ng tawag ito yung LED sa taas. So, pasusukatan lang natin kung ano yung measurement para malagyan natin palibot. So, madali lang naman ang tapping siya guys kasi madudupot yung wire dito sa taas sa kanto. So, ayan. So, ito naman guys yung ating circuit breaker na nilagay. Ayan. So, ito guys para sa split type aircon niya, in-reserve na namin sa labas yung, hanggang labas guys yung latag niya. Kasi ito naman yung mga breaker. So, dalawang brands, isang main, bali 50 amperes yun, kasi extension lang ito dito sa loob ng bahay dito. Ito yung papasok sa loob. So, dalawang brands lang outlet, ayan. 30, tapos meron tayong 15 amperes para sa ilaw natin. So dalawang brands rin yung sala tsaka yung kusina magkahiwalay. And then itong another 30 guys para ito dito sa wall na to, sa side na to. Ayan, para sa side yan. Kasi nandiyan yung ref, nandiyan yung oven, gas range, kung ano pa ikakabit niya, washing machine. Ayan. So, sara natin. Tapos guys, ito yung harapan. Naka-ties lang din yan. Unang balak niyan guys, lalagyan siya ng corrugated na PVC. Yung naka-design. Parang, tawag ito. Parang yero style lang na corrugated plastic. Nakalimutan ko yung tawag. Kulay brown na nakaganon. Patayo. Ayun, PVC wall panel. Kaso, nagbago isip, yan na lang muna. Pero, pwede naman gamitan nyo kasi pwede naman idikit yun sa future. Tapos dito guys, yung kasi itong portion na to guys, ito is, ito yung dining nila. Kasi from sa loob, yan ang pinto. Yan, pasok si Kev. Yun. Yan guys, yung old house sila. In-extend lang natin kasi garahe lang ito. So, ayun, dito yung dining nila, tapos itong wall na to, ay lalagyan ng salamin na maganda. So, ayan, ito guys yung ikakabit nating salamin sa wall. Ayan. Bali, ilang 4 sets. Set yan, yung pangalawa. 4x4. So, 4x4 yan. 12x16 daw sukat. Ito ilalagay yan. So, i-assemble lang yan, guys. Walang nail yan. Puro nakadikit lang siguro yan. Adhesive daw ang pandikit. Sabi ng anak ko. Tapos, ito naman yung maganda sopa niya. Napakalaki, guys. Malaki pa ito sa sopa namin, eh. So, tinakpan kasi, tinakpan muna, ayan, halos kakulay nung kuha namin, medyo light lang sa atin, ano. Pero to guys, malaki to kaysa sa kukuha namin. Tsaka ang haba dito. Ayan, tamang-tama, oh, sa kanyang bisita, kulang na lang siya dito, yung center kuha niya.
Sable. So lahat guys, yung mga sliding window natin, puro analog design yan, sliding. Siya puro one-way din, transparent. So nakikita mo yung labas, pero yung titingin sa loob kung may pinto na yan, eh nagre-reflect lang na para sa loob. So ito naman guys, yung isang nabili dito na ilaw para sa sala. And then dyan din, mayroong 4 corners din na light. Kasi ito yung cob light niya na ginawa. Ayan. So puro tricolor yan guys na LED. So ang kulang na lang guys namin dito, yung ginagawa ni Lildo sa may lababo, yung kunti-kunti na lang guys yun, at saka yung flooring. And then yung pinto, kasi in order pa namin ay 1 week pa raw, bali 2 weeks pala yung pag-order doon. So ito yung mga basura, sabi ko iakyat doon sa kuhan at idadaling ko doon sa amin, marami baka yung bloke doon, tsaka papakiusapan ko yung magbabasura na huli mo. Ayan guys yung kuhan, lalagyan na yan na kisame. Ayan. So yan na kulang, pati sa gilid guys, yung gilid dito naka-extended din yung kisame nun, para in case na umulan, hindi papasukin yung ating gypsum board. So tapos ito, kasama pa rin sa budget to, didipay namin tong poste na to, ililipat namin doon para lumaki yung garahe niya at may pasok yung sasakyan niyang maliit, yung Wigo, para kasya lang dito. Ayun, alos kompleto na guys, kunting-kunting araw na lang to binibilang, at tayo matatapos na. Actually yung project dito, ito yung firewall sa likod, pinapalitada na nila. So after na mapalitadahan natin, gagawin na natin, pipintahan na natin na waterproofing yon, para pag malakas ang ulan, hindi siya nagmo-moist dito. Actually, kahit dito mga nakaraan na ulan, hindi naman nagbabasa kasi andun yung breaker. Hindi naman affected siya. Ayun. So guys, ito lang po yung update natin. So magkala na yung running, yung nakaka-half million na pala ito guys. Pati salary, material salary yan. Mga pagkain. Ayan. Kasama na doon, pagkasutin. So, half million na pala ito. Kala ko, balit lang. So, wala. Half million na pala itong aking, ako, 501 na pala. 300 sa material. Oo, 300 sa materials, tapos yung remaining sa sweldo ng mga tao. So guys, hanggang dito na lang po. Ako'y pinagpawisan sa price. Kala ko maliit na yung budget, naabot na pala kami ng ganyan kalaki. Di bali guys, kasi para naman sa eldesan ko yan. At tulong na namin mag-asawa sa kanilang kuhan, sa kanila. Kasi lahat naman ng anak ko, binigyan na natin ang kanya-kanya. So, ayun. Hanggang sa muli, guys. Maraming salamat sa mga followers ko at sa mga bagong nag-follow sa akin. Maraming salamat po sa patuloy niyong panoorin yung aking mga videos at saka mga reels na ina-upload. So guys, hanggang dito na lang po at sana okay lang tayo sa araw-araw. Pagpalain tayo ng buong may kapal guys. God bless! Bye-bye! So guys, andito ako sa may parting dekora ng bahay para ma-check natin kung ano yung gagawin, ginagawa dito. So guys, sandali lang po. So guys, ayan yung, ito yung kabuuan ng bahay. Ang taas pala. Mataas pala itong ginawa talaga. So, ayan guys, yung pinapalitadaan lang yung firewall. Ayun yung kabilang extension ng bahay nila. So idadamay na rin kasi wala.
wala rin palang palitan para pagtintura ng waterproofing sabay-sabay na. Ayan guys, oh. Mabuti na lang meron tayo scaffolding na maasahan, kaya madaling gumawa kahit itaas pa yan, tungtong-tungtong tibay kesa sa mga kokolumber na ipapabricate yung scaffolding. So ito, assemble lang yan, napakadaling i-dismantle. So ayan, ayun ang aking anak, nakadugaw. So guys, guys, hanggang dito na lang po na to. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.